sa dami ng mga naririnig at nakikita nating iba't ibang mga banda or P-pop boy group ngayon, nako, ito ibahin ninyo dahil itong grupong ipapakilala ko sa inyo ay walang iba kung hindi yung tinatawag nating Alamat. Welcome to a Frontline sa Umaga, Alamat! Hello po! Ini si Tomas, sarong Bicolano Hali, pasa Tabaco City, Albay. Ayun ba na aldaw, siyak ni Tanayo, may isang nga Kalinga kayo ni Lucano, nagapoyjay Tabok City, Kalinga. Hello po, yaku Ijaw, meto nga Kapampangan ni Badkem, Magalang Pampanga. Hello, mo pa yung adlaw yung atanan niya, ako ay RG Usang Wariwaray, taga-Burongan ni Sir Samar. Hello sa inyo lahat, ako si Mo, isang half Filipino, half Black American from Castillo, Zumbales. Hello sa inyo tanan, ako si Balfour sa Kahiligay Non, halin sa Bacolod City, Negros Occidental. May adlaw kaninyong tanan, kinidi si Gami, sa Kabisaya, taga-Tagbilaran City, Bohol. What's up, ako si Alas, sa Kabisaya, gikan Davao City. At kami ang Alamat! Paano nabuo itong grupo ninyo? Magkakakilala na ba kayo from the very beginning? Dito lang po kami nagkakilala after nung magsimula po yung training namin nung last year. Sino-sino ba dito yung talagang sumulat sa pool pagkanta na at pagsayaw yung mga ginagawa? Lahat kayo marunong sumayaw, tama ba? Opo, nakakasayaw po lahat. Sino naman ang vocal or ang main, ang leader ng grupong Alamat? Tatlo po kaming main vocal, si Mo, si Gabby. What sets you apart from the other boy groups now? Para sa akin po kasi ano, parang per group kasi may iba-ibang ano, may iba-ibang character na pinapakita. Ayun, may iba-ibang branding ba, kumbaga yung tawag, or concept, ayun. Lahat naman mga ganda. For I think for us, our group represents multicultural and multilingual diversity. Oh, Jow, I heard ano, you're from Pampanga. Eh, alam ko ang lahat ng mga galing Pampanga, magaling magluto. Ikaw ba nagluluto diyan sa inyong ano, sa inyong bahay? Si Tomas yung ano namin dito. Chef. Wow. Yes. Nagluluto lang. Marunong ako magluto. Ayun po. I was actually stalking your social media pages at nakita ko na parang talagang ibang-iba yung ano, iba yung aura and the whole feel of your social media pages one by one. Ano, napaka-stylish ng mga photos nyo. Individually, gano'n na ba talaga kayo even before you started joining, even before nabuo itong grupong Alamat? Yes po, even before po. Isa sa mga biggest challenges ng grupong Alamat ay yung pagiging homesick. So, paano ba, lalo na yung mga ano, pag may mga holidays, ganyan. And thank God for technology kasi I'm sure nakakausap nyo yung inyong mga mahal sa buhay via video calls, ano. Sino yung madalas na malungkot? Siguro po lahat naman po. Di talaga naiwasan na ano, ma-homesick. Mamiss yung mga mahal sa buhay, ganun. Alam natin na yung pagbuo ng isang boy group, hindi biro yan, di ba? It takes a lot of dedication and hard work. Si Taneo, alam ko na parang mag-graduate na yata from college? Yes po, I will be graduating po this summer. Buti na se-separate mo yung pagiging performer mo dun sa pagiging estudyante. How difficult is it? Mahirap naman po, pero namamanage naman po. Kasi yung school ko po, online classes po siya, pero nilalagyan po ng due date. So usually yung ginagawa ko po, pag usually Sundays, yun po yung rest. So dun ko po sinisiksik lahat para gawin yung... Pag-usapan naman natin yung fandom nyo. Yung fandom name nyo daw is Magiliw. Aba, alam ko, ang dami-daming kinikilig, eh, dahil yung fandom name nyo Magiliw. As of now, ano ba yung mga pinaka-unusual or parang mga requests and ano, mga pinapadala nila sa inyo? I'm sure maraming ganyan kasi natutuwa sila dun sa grupo ninyo. Mga letters po yung sobrang gustong-gusto ko. Mayroon ako magbasang letters, lalo na po pag ano, pag sobrang pagod na ako sa araw. Ano yung mga na-discover nyo sa isa't isa? Parang how is your bond inside the, well, let's call it a boot camp, ano? Yung si Gami kasi, ang nire-refer ng ibang mga kagrupo nyo, eh parang he's the softy one. Totoo ba? Bakit softy ang tawag kay Gami? Kasi ako po, kapag usap po sila, soft lang yung boses ko, ganun. Si Alas daw is the calm and collected one. At saka, ikaw daw yung funny kahit na wala kang sinusubukang pagpapatawa. Totoo ba yan? Oh, ayan. Ayan na nga, yan ang proof. Wala pa siyang ginagawa, nagtatawanan na silang lahat. Mas ano, tumatawa na siya.
sabi, oh, natatawa na siya. Ganun pata, naunahan ako na nagkukwento ako ng tapa ko. Kapag nagkwento mo siya, Balper. More than the funny and the mga little nice anecdotes that you have for each other, ano yung gusto nyong iparating, lalo na sa mga kabataan natin ngayon? Kasi alam naman natin na parang napakataas nung tumataas yung kaso ng Asian hate. Sinong gustong magsimula tungkol dyan? Hindi po natin kailangan magkumpara. Gusto namin ipahiwatig sa mga audience namin na, you know, by expressing ourselves, expressing our culture and all, we're able to become a role model for them. Yan na naman, yung bunso naman ng pamilya, ng pamilyang alamat. Gusto naman natin marinig kung ano, what you have to say. Love one another. Love your culture. Love everything. And I just want to add up then about din sa Asian. All of us have our differences. It may be the looks, it may be the personality, or what's inside. But what matters is yun, yung heart mo. Wow! Let's talk about your new single, itong Kasmala, or pagka binaligtad mo yung disjointed word na yun, eh, malakas. Who wants to talk about your single at saka paano ito nabuo? Galing po siya sa The Keno. It's a music production company from Sweden, the center of pop music. It's an honor to have worked with them kasi they've worked with super big artists all over the world. So galing po sa kanila yung arrangement. We started with having the Filipino lyrics made and si Tyra po yung gumawa nun, which is another big honor that working with. I mean, we're working with someone who made big hits. We started with having the Filipino lyrics made. After having the lyrics translated to Filipino, tinranslate naman po namin yung mga regional parts po namin. And then, sina Valfer and Alas, they made their additional parts so, and boom! We had them add Filipino instruments like Hegalong and Agong. Dahil ang sound ng alamat ay always fusion ng traditional and modern. And then boom! Kasmala! Kasmala! Ano pa yung nga dapat abangan ng mga tao? Bukod sa good looks ninyo, ano pa? Thank you po. Masaya explore pa namin ang music. And sa lahat, sa fashion and everything, kung paano namin i-fuse ang traditional and modern. And i-explore namin lahat para ano, mas mapamahal tayo sa kultura natin. Where can they hear your music? Saan pa nila kayo maaring puntahan? Baka you wanna promote your social media pages? Stream nyo lang ang Kasmala and everything sa YouTube namin. Alamat, all caps. And then follow our social media accounts sa Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok. Official.alamat. And we also have our individual accounts sa Instagram and TikTok. Just search for Alamat dot our name, Alamat dot Jiao, and so on. Thank you so much. Ayun. Thank you very much, guys, and we wish you all the luck. At syempre, thank you for being an inspiration, lalo na dun sa mga kabataan ngayon. At saka, pagpapaalala sa atin that, you know, you have to really love your culture, and iba talaga ang Pinoy. So, thank you, guys, at welcome sa Frontline sa Umaga. Thank you po. Thank you po for having us.